Alright, ayan. Nandito tayo sa Barangay 9 ng Tondo, Manila upang makausap natin si Barangay Chairman na Gabriel Cambi patungkol ho rito sa sinasabi nating Estero de la Reina. Nung wala pa ho si Pangulong Duterte, ay gusto ho natin makuha kung ano ho itsura nito at kung ano aksyon meron yung mga nakaraang administrasyon. Sir, nung simula hong pumasok na ho yung Duterte administration, ano na ho ang pinagbago? Anong pagkakaiba ng nakaraang administrasyon? Sa ngayon po, napakalaking ito, pagbabago ang nangyayari dito sa ating nasasakupan. Kaya dito sa ating jurisdiction, medyo malinis na po. Dating administrasyon, medyo magulo. Medyo maraming informal settler. Yung mga pasawa, hindi natin kayang kuwan sila. Pero sa ngayon po, medyo malinis na po ngayon. Ang barangay ko, tahimik na. Magmula nung open ang programa na Open Tukhang na Tukhang ni Pangulo. Mula nung nandiyan yung programa na yan, ang mga nagiging peaceful po ang aming barangay. Sa ngayon po, wala kami nababalitaan na matukhang dito sa aming nasasakupan. Sa kadahilanan po, natatakot din po sila, nasa mga ibang lugar na sila. Ang iba po, nagsipagbago na. Sa ngayon po, medyo peaceful na po sa lugar namin. Medyo magpapasalamat po ako sa ating mahal na Pangulong Duterte, Presidente Duterte, sa programa niya. Kasi napakalaking bagay po para sa aming barangay. Alright, Chairman, anong masasabi mo ngayon sa bagong Pasig River Rehabilitation Commission Director Executive Jose Antonio Goitia sa kanyang kilos o sa kanyang ginawa na papakita natin, ano? Noong hindi pa ho siya ang director ng Pasig River, hindi ho ito ganito kalinis, Chairman. Opo. Sa ngayon po, medyo napakalinis na po. Sa tingin po natin, kung mapapansin ito, parang park na po itong lugar namin. Alright, dyan no, bayan, ano? Noong hindi pa ho ito hinahawakan ng ating director, Jose Antonio Capeps Goitia, ito hong Estero de la Reina ay napakabaho at napakarumi. Ngunit ngayon ho, makikita nyo ho, ano? Wala na ho yung maangsang amoy at yung mga kalat. Meron pa hong natitira dito sa bandang rito at ito'y patuloy na rin inaalis nila pagdating ng ating mga river warrior. At ito pa ho, yung isang sinasabi ni Antonio Goitia, ni Director Goitia, na ito hong building na ito ay kanila hong babaklasin sapagkat lumampas na ho sila dito sa Mohon na para ho sa ilo, para ho sa Estero de la Reina na dadaloy ho papuntang Pasig River. Alright, tanungin na lang natin uli itong si Chairman kung hanggang kailan itong nakatayong gusali na ito natatagal pa sapagkat marami nagsasabi na ito ro ay magre-reklamo. Tanungin natin si Chairman kung anong mangyayari. Chairman, ano sa tingin nyo mangyayari dito sa building na nakaharang dito? Ang nalalaman na siguro na ito may court order para tanggalin ito siguro. Sa ngayon po, mga pader lang muna po kasi ganyan yung nagbabasa barangay ng court order, inabutan din yung homeowner para ganun po matanggal na yung pader na lumagpas po sa building niya mismo. Chairman, ano masasabi nyo ngayon sa bagong PRRC director na si Jose Antonio Goitia sa kanyang ginawa rito sa Estero de la Reina? Sa alam ko po, magmula nung sa barangay, 2014 pa, hindi pa masyadong na-actionan. Sa ngayon po, medyo napabilis po para sa siguro tradisyon, siguro ng mga aking mga kabarangay. Kasi dito po, yung investing Estero na daanan ng mga tao, yung green investment, mapapakalibagan ng mga tao, wala. Hindi napapakinabahan. Sabagay, sa ngayon siguro, sa nakikita ko, medyo maganda siguro yung proyekto ng gobyerno para sa ating barangay. Sir, Chairman, ano ho panawagin nyo kay Director Goitia ngayon na sa kanyang pinagagawa rito sa inyong lugar? Nagpapasalamat din po ako sa kay Director Goitia kasi implement niya, napaganda niya itong lugar namin. Sana po tuloy-tuloy ang proyekto. Sa tingin nyo ba, siya lang nakagawa nito dahil napakahirap? Mahirap ang gawin nito. Opo. Almost 40 years na po ako nito. Ngayon, for the first time ko lang po nakikita yung pagbabago dito sa aming jurisdiction. Yan, dahil sa ating Pangulong Duterte. Kaya nagpapasalamat din ako kay Pangulong Duterte. Sana po, saludo po ako, Presidente, Mr. Presidente, kasi po, napakalaking bagay po yung pagbuto nyo ngayon. Almost 1 year mahigit pa lang po, ang laki na po na pagbabago ng aming barangay.
Alright, bayan, ano? Ito lang ho yung napansin ko kay Chairman Gabriel. Kung makikita nyo ho yung kanyang itsura, yung kanyang pagiging simple, ito ho yung isang palatandaan na ito ho ay hindi corrupt. Iyan ho ang katotohanan ho dyan, ano? Hindi ho sa kagaya ho ng ibang mga chairman ho na nakakausap natin. E puro ginto ho yung nakasabit sa kanilang mga ileeg at sa kanilang mga daliri. Ganun ho, kasimple itong si Chairman Gabriel. Alright, Chairman, ano ho yung pinakainyong panawagan ngayon sa ating Pangulo at gayon na rin sa inyong constituent na huwag na ho magtapon ng basura rito ho sa kahabaan ng Estero de la Arena? Sana po, mga Pangulo, implement po sana natin na magiging malinis itong Estero de la Arena. Kami po, makikipagtulungan po kami bilang isang barangay official. Lagi po namin babantayan ang proyekto ng isang ng magandang gobyerno na katulad po ng Balamisraran to. Kay Director PRRC Goycha, ano hong panawagan nyo? Ano ang message nyo sa kanya? Magpapasalamat din. Ganun din po kay Director Goycha. Maraming salamat din po sa magandang proyekto nyo dito sa aming barangay. Sana po, tuloy-tuloy po itong proyekto na ito. Sana hindi siya magbago. Opo, yun na. Dahil sana hindi siya masilaw. Alam niyo naman, no? Eh, di ba? Alright, yan muna, bayan, ano? Yung ating dokumentaryo rito sa kahabaan ng Estero de la Arena. Ito yung ating unang napuntahan. Iikutin ho natin yung buong-buong mga contributory, mga estero na dadaloy ho ng papuntang Pasig River. Ayan na muna, ito ho si Ed Dan Torres para sa Bayan Balita!